Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa ba'd. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Gawa ang kapayapaan at pangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasakanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang magandang hapon po. Ngayong ikalawang araw natin sa buwan ng Ramadan. Anong buwan ngayon po? March 24, 2023. Samahan niyo po kami habang hinihintay natin yung paglubog ng araw bago natin i-break yung ating pag-ayuno ngayong araw na to. Ay meron tayong ilang mga paalala at pag-aaral na ginagawa araw-araw. Ulitin ko po. Welcome po dun sa mga kababayan natin na mga non-Muslim na kasama natin ngayon sa pag-aaral natin ito o sa pagtitipon natin ito. Nawa ay may mapakinabangan po kayo dun sa mga mapapakinggan natin sa pag-aaral natin ito. Dalangin natin kayo na sa bahang mga taral na nawa ay lagi tayong pagkalooban ng karunungan na ating pakikinabangan. Hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay at lawa ay inayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang parunungan o gawain na maglalayo sa atin mula sa kanyang awa. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay ikalawang araw natin sa buwan ng Ramadan at mainam o maganda po na talakayin natin yung kabutihan na idudulot o ano ang katuruan ng Islam sa kabutihan idudulot ng pagkaayuno sa buwan ng Ramadan. Especially may mga panauhin na tayo ng mga non-Muslim. So para maging malinaw po sa inyo kung bakit ang mga Muslim ay nagkaayuno tuwing dumarating ang buwan ng Ramadan. Ano ba yung pakinabang na nakukuha nila? Kasi baka ang pananaw nyo, syempre, ang pag-aayuno, alam natin, hindi kumakain ng mga Muslim, hindi umiinom, so pinapahirapan ba nila yung mga sarili nila? O kaya ay sabihin natin na pinapagod nila, ginugutom nila. Okay, may ano ba kinalaman nun sa kanilang reliyon o pananampalataya? Ano yung kabutihan na idudulot nun at pamanahing aral na itinuturo ng reliyong Islam tungkol dito sa bagay na to? Sa pagalingan ng Ramadan o pag-aayuno yung ating tatalakayin. Bigyan muna natin ng kahulugan po. Yung definition o pakalahatang kahulugan, pabuuan ng pag-aayuno sa Islam. Sa Islam, kapag sinabing pag-aayuno o fasting, ito po ay isang uri ng pagsamba. So ang mga Muslim, during the month of Ramadan, kapag sinabing ang mga Muslim ay nag-aayuno kapag buwan ng Ramadan, sila ay nasa larangan ng pagsamba. Ito ay isang uri ng pagsamba para kay Allah. So malinaw yun. Ginagawa natin to hindi para sa amo, hindi para sa mga magulang natin, hindi para sa mga kaibigan natin o kakilala natin. Nag-aayuno tayo para kay Allah, para sa ikalulugod ng ating tagapaglikha. Ano yung pag-aayuno? Ito po ay pag-iwas o pag-iwan sa pagkain, inumin, pakikipagtalik sa asawa mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. So mayroon siyang time mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Kasi po, kami po, o karamihan dito sa mga Pilipino na kasama nyo rito po ngayon, yung mga kababayan natin na mga non-Muslim, mga dati rin kaming Kristiyano po. Mga balik Islam ang tawag sa karamihan sa amin. Mga dati kaming Kristiyano mula sa iba't ibang sekta na yumakap at pumasok sa Islam, yung iba matagal na panahon na, then yung iba ay mga bago lang. Ngayon, naalala ko po, sa Kristyanismo, sa iba't ibang sekta nila, meron din silang tinatawag na pag-aayuno. Kaya lang tingnan niyo po yung larawan ng pag-aayuno sa kanila. For example,
Bilang mga dating Romano Katoliko, kung naalala nyo pa, tuwing dumarating yung Berni Santo, malapit na, di ba? Tuwing dumarating yung Berni Santo, which is ang paniniwala ng mga Kristiyano, ito daw yung pagkamatay ni Jesus, di po ba? Naalala ko, nung maliit pa kami, naririnig ko sa mga matatanda, sabi niya, mag-ayuno kayo tuwing araw ng Berni Santo. Pero tingnan nyo ha, word na pag-ayuno sinasabi nila. Pero yung pag-ayuno nila ay pag-iwas lang saan po? Serni lang. Hindi kayo pwedeng kumain kapag Katoliko kayo, kapag Berni Santo, although hindi naman inuubli ka sa lahat, pero turo ito sa kanila na kapag Berni Santo, mag-ayuno sila sa meat, sa karni lang. Pwede ka kumain ng ibang pagkain, pwede ka kuminom. May mga nakausap kami ng mga dating, I think, member ng Iglesia ni Ana, sorry, ng mga born again Christian. Then, may mga pastor daw sila na tinuturuan din sila na mag-ayuno. Paano yung pag-ayuno nila? Ang sabi ng mga pastor, mag-ayuno kayo muna alas 6 ng umaga hanggang alas 12, huwag kayong kakain. Yun lang. Isang araw lang. Isang araw o dalawang araw. Maybe may sa field ng medicine, imumungkahin ng ilang mga gagamot, lalo na kapag tayo ay dumadanas ng mga sakit na kung saan ay high blood pressure, mataas yung cholesterol. Sometimes po, iminumungkahin ng mga doktor na sabi nila, nanay, tatay, baka kaya nyo pong mag-fasting ng ilang oras sa loob ng ilang linggo o ilang araw para bumaba yung cholesterol ninyo o bumaba yung high blood pressure ninyo, malaki po yung maitutulong na. So makikita nyo, kahit sa Islam, kahit ang medisina, umaayon yung katuruan ng Islam. And then, ang pag-ayuno sa Islam, o ang mga Muslim, hindi naman tayo ang unang nag-practice ng pag-ayuno. I mean, hindi tayo ang unang nag-introduce ng pag-ayuno. Sa Old Testament po, sinasabi doon na nakatala na si Prophet Moses ay nag-ayuno 40 araw, 40 gabi. Hindi po ba? May ganun na talaga. Sa New Testament, si Jesus mismo, nag-ayuno siya 40 araw at 40 gabi rin. Then, nung makita siya ng kanyang mga alagad, nag-ayuno rin sila. O may mga tao ngayon, mga pastor, natin niya, napapanood niyo, ginagaya yung pag-ayuno ni Jesus. Nagpa-fasting ng napakahabang panahon. Patay! Totoo po! Ginagaya na din yung pag-ayuno ni Jesus eh. 40 days and 40 nights. Aba, wala pang isang linggo. Tingok na! Kasi meron mo yung sistema. Dapat ang pagsamba sa Islam magagaling sa Diyos. Turo ng Diyos. Galing sa langit. Hindi tayo yung magsasagawa. Si Jesus Christ, si Prophet Moses, mga propeta yun ni Allah. Pinapakalagaan sila. So kahit mag-ayuno sila ng mahabang panahon, even si Propeta Muhammad, may mga pagkakataon po siya na nag-aayuno ng 3 araw, 4 araw, tuloy-tuloy, hindi niya binibreak. May mga sahaba na nagtanong, Ya Rasulullah, pwede po ba kami mag-ayuno na katulad ng pag-ayuno na tinutukoy niyo po, na 3 araw, 4 araw, hindi kami mag-break. Sabi niya, huwag niyong gagawin. Hindi niyo kakayanin. Sabi niya ako, tinutulungan ako ni Allah. So pinagbawal yun ni Propeta Muhammad, alayhi salatu wasalam. Bakit ang importante po, ang pag-aayuno sa Islam ay isang uri ng pagsamba. So pag iniwanan ng isang Muslim, yung pagkain niya, yung inumin niya, yung pagsiping niya sa asawa, mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, meaning siya ay sumasamba kay Allah. Sumasamba siya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-iwas niya dito sa mga bagay na to, na ipinagbawal sa kanya ng kanyang tagapaglikha. Okay. Sabi ni Abu Huraira radiyallahu anhu sa isang hadith, Annan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqal, Ida jaa Ramadan, Futihat abwabul jannah wa kulikat abwabun nar wa sufidati syayatin. Bakit ba nag-aayuno ang mga Muslim during the month of Ramadan? Ito yung isa sa mga pinakapapanabikan natin po. Kasi ito yung mga pangunahing turo sa Islam kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, bakit sabik na sabik ang mga Muslim sa buwan na to? Okay? Sabi ni Propeta Muhammad, kapag dumarating ang Ramadan, binubuksan ang lahat ng pintuan ng paraiso. Isinasara ang lahat ng pintuan ng impyerno. At iginagapos daw yung mga demonyo. So during the month of Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso nakabukas. Ang mga pintuan ng impyerno, sarado lahat. And then yung kaaway natin, Satanas, at yung kanyang lipi o lahi, iginagapos during the month of Ramadan. Kaya nga makikita nyo po,
sa buong kamusliman, sa buong mundo, mapapansin nyo, napakaraming pagbabago ang nagaganap sa pamumuhay ng mga Muslim. Hindi po lahat, hindi man lahat, pero in general, pangkalahatan, maraming nababago tungo sa kabutihan o pagpapakatuwid sa buhay ng mga Muslim during the month of Ramadan. Marahil makikita nyo, may mga Muslim hindi yan nagsasala sa loob ng isang buong taon. Pero kapag dumating yung buwan ng Ramadan, pinipilit yung sarili na tumayo para magsala. Okay, maraming mga Muslim, maybe hindi yan nagbabasa ng Quran sa buong taon. Pero kapag dumarating yung buwan ng Ramadan, nagbubukas siya ng Quran. Talagang pinipilit nila na tapusin ang buwan magbasa ng Quran sa napakaraming kakayanan o sa abot ng kanyang makakaya. Maraming mga Muslim na napakakurikot sa buong taon, pero during the month of Ramadan, nakita nyo naman, ang daming nagbibigay sa atin ng pagkain, ng inumin, o anumang mga bagay na pakikilabangan ng mga Muslim during the month of Ramadan. Hindi nila yan ginagawa sa buong taon o sa ibang mga panahon. Actually, ito po, itong tent natin na to, itong camp natin na to, itong pagkain na to na hinahapag sa atin araw-araw, ito po ay bigay ng mga mabubuting Muslim, mga kapatid natin Muslim, para tulungan tayo. Mashallah, tabarakallah. Marhaban bi Sheikh. Welcome ya Sheikh Ana. Jazakallah khairan Sheikh. Mashallah, tabarakallah. Ito yung mga director ng ating Islamic Center. Si Aba. Anyway, tulad ng binanggit ko po, actually, sa totoo lang, yung mga nagbibigay ng parang sponsor o nag-donate during the month of Ramadan ng pagpapakain at pagpapainom sa buong tent na, imagine nyo ah, kahapon, unang araw ng Ramadan, yung ating mga Urdu section, mga Pakistan at mga kalahi nila, yung tent nila, more than 900 katao yung umatin. Yung Bangladesh, nasa 800. Then, ang India, Sri Lanka, siguro nasa 900 din. Tayo, nasa 40 na tayo kahapon. Anyway, na-imagine nyo ba yung libo-libo yung pinapakain dito sa buong kampo na to, araw-araw, nung mga tao na nag-donate, nung pagkain na at inumin, wabay, maliwala kayo po, hindi namin alam kung sino. Yes. Sila yung nag-sponsor ng pagkain natin araw-araw. Pati yung iniinom natin o anumang bagay na papakinabangan nyo dito sa buong kampo. Wabay, maniwala kayo po. Hindi namin alam kung sino sila. Kaya lang, tulad yung binanggit ko, yun nga eh. Tulad yung binanggit ko, maraming ginagawa na kabutihan tungo sa pagpapakatuloy, pagbabago, pagiging mabuting tao during the month of Ramadan ng mga Muslim. Dahil, bakit po? Kasi yung mga demonyo na pumipigil sa kanila, tumutokso sa kanila na huwag gumawa ng mabuti, na huwag gumawa ng tama, nakagapos during the month of Ramadan. Yun ang turo sa akin sa Islam. So, hindi sila nagugulo ngayon. So, iira yung kanilang likas o yung kanilang nature na tao na matulungin, na mabait, na nakahanda sa pagsunod palagi sa utos at gusto ng kanilang tagapaglikha. Then, meron pang hadith po. Bakit nag-aayun ang mga Muslim during the month of Ramadan? Yan yung ating title o kabutihan ng pag-aayun during the month of Ramadan. Sabi ni Propeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, "Utiyat ummati khamsa hisalin ka Ramadan." Binigyan daw ang umma na to, pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ang umma ni Propeta Muhammad, ang nasyon ni Propeta Muhammad, ng limang special na bagay during the month of Ramadan na hindi ipinagkaloob o ibinigay dun sa mga naunang propeta at mga naunang henerasyon bago pa yung henerasyon natin. Ano-ano po yun? Sabi niya alayhi salatu wasalam, kabilang doon, una, ang hininga ng isang taong nag-aayuno ay mas mabango pa sa paningin ni Allah kaysa sa pinakamabangong mismas o yung pinakamabangong pabango na malilikha ng tao dito sa lupa. Ang amoy daw po ng hininga ninyo ng mga tao na nag-aayuno sa paningin ng Diyos ay mas mabango pa sa pinakamabangong pabango. Ikalawa po, tastagfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Alam niyo po ba na mula kanilang madaling araw,
na tumigil kayo sa pagkain at pag-inom hanggang sa mga oras na to, hanggang sa lumubog yung araw. Anong sabi ni Propeta Muhammad? Hinihingi o humihingi ang mga anghel ng kapatawaran para sa inyo. Na-imagine niyo po ba yun? Ya Allah, sabi ng mga anghel, sila yung nagdudua, sila yung nagdarasal. Ya Allah, patawarin niyo po si Abdullah, si Muhammad, si Khalid, ano man yung pangalan niyo. Mga anghel ang humihingi ng kapatawaran para sa inyo. Hindi ordinaryong tao, hindi ordinaryong nilikha, mga anghel ni Allah. Humihingi sila ng kapatawaran para sa inyo hanggang sa i-break ninyo yung inyong pag-aayon. Pangatlo, sabi dito sa hadith na to, araw-araw, ginagayahan, pinapaganda, dinadagdagan ni Allah yung paraiso niya ng mga biyaya, gantimpala o reward na aabutan ng mga matutuwid niyang alipin na papasok dito. Kinakausap ni Allah yung dyan na araw-araw. During the month of Ramadan, sinasabi niya, malapit na tanggalin yung mga pasanin, yung mga pabigat, yung mga obligasyon. Eh, di ba? Eto po, pasanin to eh, yung pag-aayuno. Yung limang beses na pagdarasal, obligasyon to eh. Hindi ito ganun kadali. Babangon ka sa madaling araw na napakasarap ng tulog mo dahil malamig ang panahon. Napakainit pagtanghali, hindi ka makainom na kahit na isang patak ng tubig. Tinitiis natin yun, di ba? Sasakripisyo tayo. Nilalayuan natin during the month of Ramadan yung mga bisyo, yung mga nakasanayan natin ng mga maling gawain. Pilit natin, o pilit tayong nagpapakatuwid. Kumbaga, ang tinutukoy, yan yung mga obligasyon o pasanin na inobliga sa atin. Sa totoo lang, pag wala kang pananampalataya, mahirap yung gawin. Tama po ba? Mahirap yung gawin. Kumbaga, nakapasan yan sa ating mga balikat. Pinagtitiisan natin at nagsasakripisyo tayo. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa hadith na ito, kinakausap ni Allah yung kanyang paraiso araw-araw during the month of Ramadan. Malapit nang tanggalin, malapit na ito tanggalin, alisin yung mga pahirap, yung mga pasanin sa aking mga mabubuting alipin at magtungo sila sa iyo. Kinakausap niya, malapit na daw pumasok, pumunta yung mga matutuwid na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. And then araw-araw, dinadagdagan niya ng anumang makapagpapaligaya o makapagpapasaya sa mga alipin niya kapag sila ay pumasok na doon. Then binanggit natin kanina, during the month of Ramadan, ito yung ikakapat, iginagapos ang mga syayatin during the month of Ramadan, kaya hindi sila nakakapanukso dun sa mga dati nilang tinutukso sa ibang panahon. And then yung panglima po, وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. Tuwing dumarating yung pinakahuling bahagi ng gabi, tuwing gabi ng bawat gabi ng buwan ng Ramadan, pinapatawad ang mga kasalanan ninyo po. Sabi ni Propeta Muhammad, pinapatawad sa kanila, sa inyong mga Muslim, sa huling bahagi ng gabi yung inyong mga kasalanan. Then tinanong si Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, at tinutukoy niyo po ba yung ayong Laylatul Qadr? Sabi niya, hindi. At tinutukoy ko yung gabi-gabi ng buwan ng Ramadan sapagkat si Allah, kapag natapos na ng alipin niya yung kanyang gawain na ipinagawa niya sa kanya, automatically binibigyan niya agad ng bayad. O kaya ay ginagantimpalaan agad ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ipinapahuli. Kabilang dun nga ay ang pagkapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga kasalanan. Okay, kagalingan o kabutihan ng pag-aayuno, bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno during the month of Ramadan? Sapagkat ito po ay itinakda ni Allah, hindi lang sa mga Muslim, sa halip sa lahat ng umma o lahat ng henerasyon. Katulad yung binanggit natin kanina ng mga kwento na kahit yung mga naunang propeta nag-aayuno rin, pati na yung mga tagasunod nila. Inobligato ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang uri ng pagsamba. Sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga sumasampalataya, inobliga sa inyo ang pagkaayuno. Katulad ng pagkakaobliga nito dun sa mga nauna sa inyo, nang sa ganon ay matamu ninyo o makamit ninyo ang ganap na pagkatakot kay Allah. Bakit nag-aayuno ang mga Muslim during the month of Ramadan?
Dahilan po ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at kabayaran sa mga kamalian na nagagawa. Mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu, mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Sabi niya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bakit nag-aayuno yung mga Muslim? Ulitin ko, binanggit natin dito, ay nag-aayuno tayo para mapatawad yung ating mga kasalanan at mga pagkakamali. Ayon sa hadith na to, si Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagwika, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na naniniwala siya sa pagkakaobliga nito at naghahad siya ng gantimpala mula kay Allah, anong reward? Patatawarin sa kanya ang anumang nagdaan sa kanyang mga kasalanan. So kaya tayo nagtitiis, iniiwasan natin yung pagkain, iniiwasan natin yung inumin, at pagsiping sa ating mga asawa, ang kapalit nun ay para patawarin yung ating mga pagkakasala. Sa iba pang mga hadith, mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Sabi niya alayhi salatu wa salam, ang limang beses na pagdarasal, yung limang obligatory na sala na meron tayo, yan ang pangunahing obligasyon natin matapos tayong maging Muslim. Sabi niya, ang araw ng Biyernes hanggang sa susunod na araw ng Biyernes na pinaka-special na araw sa ating mga Muslim. Ang Ramadan, sabi niya, hanggang sa susunod na Ramadan. Inshallah, dalangin natin kaya subhanahu wa ta'ala na marami pang Ramadan ang dumating sa buhay natin. Allahumma amin. Bakit ko po yung pinanalangin? Subhanallah, nagdaan yung pandemic. Alam niyo naman yun na marami sa mga mahal natin sa buhay, magulang natin, kapatid natin, kasamahan natin sa trabaho, tagapagturo natin, kakilala natin, ay pumanaw nitong nakaraang pandemic. Marami sa mga kapatid natin ang mga nakaraang, actually ito po, hindi ako nagkakamali, ika 32, 30 years na ng pagtatayo ng camp, ng tent na to sa Damam. So, 22 years na rin akong nandito. Puro, karamihan sa inyo po, puro bago yung mukha na nakikita ko na, tanda ko na. Marami pa rin, alam ko nila, marami pa rin matagal na rito na hanggang ngayon kasama pa rin natin. Pero ang tinutukoy ko po, marami na yung lumisan, marami na yung nawala. Hindi natin yung mapipigilan. Pero alhamdulillah, kaya na dinadalangin natin na nawa marami pang taon o Ramadan na dumating sa buhay natin. Kasi pagkakataon natin ko, makapagdadagdag ka ng isang taon na isang buwan na pag-aayuno na napakalaking uri ng pagsamba na idadagdag sa mga mabubuting gawa mo. Makapagsasala ka pa sa buong isang taon. Ilang sala ang magagawa niyo po sa loob ng isang taon? Sige nga. O sa loob ng maghapon, meron tayong limang obligatory na sala. 365 days sa Gregorian calendar, ilang sala yung magagawa niyo po kung magubuhay pa kayo ng isang buong taon? Ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad, sabi niya yung limang obligatory na sala, yung Fajr, yung Duhur, yung Asr, yung Maghrib, yung Isha. Between sa pagitan ng mga sala na to, di ba nagkakasala tayo po? Meron ka nasabi na masama, nagmarites ka, millennial na term, mahilig ka naman ng mga Pilipino dyan. Siniraan mo yung tao, napadaan lang sa harapan mo, wala namang ginagawang masama. Pinagsabihan mo ng masama, minura mo. Nagsinungaling tayo, o lalo sa mga asawa natin. But late kang dumating. Kasama kami nila, Ustad Abdurrahim doon, nag-break ng fast. Wala naman dito. Pambira, eh. Yung pinapangalot sa asawa, matis dito, kaya binapinauwi, hindi naman namin nakita. So, ang tinutukoy ko po, marami tayong nakikita na mali, marami tayong naririnig na mali, marami tayong hinahawakan, pinupuntahan. Araw-araw yan, tao tayo, normal tayo na nagkakamali, na nagkakasala. Ang sabi rito, yung pag nagsala ka sa umaga, and then magsasala ka sa tanghali, yung mga kasalanan na nagawa mo sa pagitan ng dalawang sala na yun, binubura. So kung nakita nyo kung bakit, kung ano ang kagandahan, kung bakit malimit o limang beses ang pagdarasal sa Islam,
Nung katoliko ako po, yung mga dating katoliko, kailan kayo nagdarasal dati? Ming linggo lang, di ba? Tuwing birthday lang daw. Ano yan? Tuwing birthday mo lang ikaw hihingi ng tawad sa Diyos at tuwing birthday mo lang ikaw maglilinis ng kasalanan. Tuwing linggo ka lang maghihingi ng kapatawaran sa Diyos at tuwing linggo mo lang ilinisin yung kasalanan mo. Actually, yung linggo na yun, itaga yung Sabato po. Itaga na. Malamo yan, hindi ay natin. Mga lalaki pa. Magsisimba every linggo. Malamo yan. Siguro magsisimba pag naayan yung girlfriend. Pero kumuntarot para samahan yung girlfriend. Pero yung sabi mo na magpapakatuwid, magpapakabanan, hihingi ng tawad sa malamo yan. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po kung saan na yung narating nyo. Yung mga kapatid ko rito na balik Islam. Tingnan nyo yung sarili nyo po. Kung gaano nakalayo yung narating ng buhay niyo po. Doon tayo dati. Lahat tayo yung tao na yun sinasabi ko rito kanina. Ngayon, araw-araw, nagdarasal kayo limang beses maghapon. Hindi pa nga sapat sa inyo yun. During the month of Ramadan, magsasara tayo sa gabi, 11 na raka. Parang kulang pa, di ba? Parang hindi pa nga tayo kontento eh. Bakit ang ikli? Bakit ang kumbaga, maikling pagbabasa na, parating oras, isang oras. Totoo, nararamdaman nyo ba? Iba na tayo ngayon. Then, sabi rito, kung nagsala kayo ngayong Biyernes na to, yung kasalanan na magagawa nyo sa buong linggo, hanggang sa darating na Biyernes, kung magsasala ka ulit sa masjid ng Jum'a, pinapatawad yung mga kasalanan doon sa buong linggo na yon. Then, sabi rito, kung mag-aayuno kayo ngayong taon na to ng balang Ramadan, 2023. Tandaan nyo po itong salita na to. Pag tayo po ay pinahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na buhay pa hanggang sa susunod na taon, Ramadan 2024, maalala nyo itong araw na to na nagkakasama-sama tayo at ipinapaalala ko sa inyo itong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad. Ngayong taon na to, hanggang sa susunod na taon, yung mga magagawa na kasalanan, kung mag-aayuno tayo, kaabutan pa tayo ng pag-aayuno sa susunod na taon, pinapatawad nun yung mga kasalanan sa pagitan nyo. Tingnan nyo, ang ganda sa Islam, hindi po ba, merong araw-araw na paglilinis ng ating kaluluwa. Yung limang beses na pagdarasal. Pagka hindi ka nalinis doon, merong lingguhan. Yung every Friday na Jum'a prayer. Sabi ng iba, pwede pa rin, kaya yung iba pag-Friday lang nagsasala eh. Magpapasaway din eh. And then, pagka hindi nakuha doon, merong taunan na paglilinis. At yun ay yung pag-aayuno natin during the month of Ramadan. Kaya makikita nyo po, sabi ko sa inyo, kung nalalaman nyo lang po kung gaano nakalaki yung naipon nyo, yung naimbak nyo po, na kabutihan doon sa feeling ni Allah. Marami din nyo nare-realize yan. Kasi nga, hindi pa natin nakikita. Isang buong taon ulitin ko, times nyo nga po, 5 beses ang pagdarasal sa maghapon. Sa loob ng isang taon, ilang sala yung magagawa nyo po kung ginagawa nyo yung obligatory na sala. Ikumpara nyo nga doon sa mga tao na magsala tuwing birthday lang. Ay, magsala, hindi pa nga sala. Mali pa yung dinadasan. Mali pa yung dinadasalan. Tapos sasabihin nila sa kanila yung paraiso. Sila yung papasok sa paraiso. Nag-aayuno tayo during the month of Ramadan. Ang pagkain, inumin at yung mga asawa natin, mga bagay na kamahal-mahal sa atin pero iniiwanan natin. Ba, iniiwanan ba natin to? Dahil meron tayong meron tayong mapapala na material na bagay, babayaran ka ba ng real kapag ikaw ay nagayon during the month of Ramadan? Walang ganun. Ang hinahangad natin yung kapatawaran ni Allah. Ang hinahangad natin yung paraiso ni Allah. Ang hinahangad natin yung awa ni Allah. Tingnan nyo po ulitin, katingnan nyo yung sarili nyo po, ikumpara nyo sa ibang reliyon, ano ang meron sila? Na ikukumpara sa nagagawa nyo bilang mga Muslim. Hindi ko po sinasabi na tayo ay matuwid, na tayo ay perpekto, na tayo ay napaka-banal na tao. Hindi. Makasalanan tayo po. Unang-una na ako nagsasalita sa harapan ninyo. Okay, sila, ganun din naman. Nagkakasala sila, nagkakamali. Ang tanong po, paano nila nililinis, paano nila, paano nagbubura, paano napapatawad yung mga kasalanan nila, at
least tayo, meron tayong ginagawa, limang beses araw-araw na pagdarasal. Tuwing araw ng Biyernes, nag-aayuno tayo during the month of Ramadan. Eh kahit sa trabaho ko na on the day of judgment, sa mga work lang natin, for example, ikaw na nagtrabaho, nagpagod ka, nagsakripisyo ka, and then at the end of the month, natural, meron pa hinahanag ng malaking gantimpala o reward o sahod dun sa amo mo, sa mga amo natin. Tama po ba? Sa mga kumpanya natin. Yung isa na natulog bagay ng buong buwan, nag-cellphone, nanood, kumain. Sa palagay niyo, pupunta siya at the end of the month dun sa cashier ninyo o dun sa amin, sa mga amo nyo, at hihingi siya ng sahod. Papasahod rin ba siya? Meron pa siyang reward? Puro absent eh, natulog lang, kumain, naglaro. Katulad ng ginagawa ng maraming mga tao ngayon na hindi alam yung dahilan o purpose ng buhay nila. Ang alam lang, kumain, matulog, magtrabaho, mag-asawa, magparami, tumanda, mamatay. Ano yung purpose ng buhay nila? Kayong mga Muslim, alam niyo po eh, bakit kayo nandito, bakit kayo nag-aayuno? Ay, tingnan nyo ha, nakahapag na yung pagkain, mainit, ang sarap ng inumin. Kanina pa tayo gutom na gutom at kanina pa tayo hanuhaw. Naaamoy niyo yan, pero walang umiisa na lumalapit, ni titikin man lang. Tingnan nyo ha, dinuturan tayo pagiging ng pagiging disiplina sa Islam. Sa palagay nyo sa ibang relayon, pag may nakahapag na pagkain na ganyan, wala man lang titikin o wala man lang, magtatagal na kumain. Pero subhanallah, nakita nyo kung ano itinuturo sa atin ng ating relayon at ng ating pananampalataya. Kaya ang ganda ng relayon na ito po eh. Relayon ito ng kalikasan ng tao. Ang kalikasan ng tao, gusto niya palagi talaga na maging matuwid, malinis, na maging maayos, na maging mabuting tao. At dito tayo inaakay at dito tayo inadala ng ating relayon at ng ating pananampalataya. Eto pa po, alam niyo po ba na ang gantimpala ng pag-aayuno walang limitadong bilang na itinapat si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa halip ay pagkakalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nag-aayuno ng gantimpala na walang pagtutuos. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, qala Allahu Ta'ala, hadith al-Qudsi to, kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana adsibi. Sabi ni alayhi salatu wasalam, ang lahat ng mga ginagawa ng tao, ng anak ni Adam, ay sa kanya. Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay sa akin at ako ang magagantimpala rito. Sa lahat po ng makikipong i-analyze nyo po, o pag-aaralan natin mabuti, yung mga pangunahing ipinamumuhay natin mga Muslim araw-araw, kakaiba talaga yung pagsamba ng pag-aayuno po. Di ba meron tayong limang haligi ng Islam? Yung shahadatin, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sabayin maliban kay Allah at si Muhammad ay lingkod at sugo ni Allah. Pakalawa, yung pagdarasal. Pakatlo, yung pagbibigay ng obligatory na kawagawa. Pakapat, yung pag-aayuno po eh. Pakanim, yung hajj. Mapapansin nyo po, yung ibang mga haligi ng Islam, lantaran niya na nakikita ng tao ng ating kapwa. Pag nagsyahada ka, lantaran yan, makikita ng mga tao, ng mga kapatid mo, nagtatakbir ka tayo, di ba? Pag nag-Muslim ka, meaning, hindi mo yan may tatago, lantaran mo yan ipapahayag eh. Kapag ikaw ay nagsasala, yung ikalawang haligi, di ba, nakikita rin tayo ng tao. Pupunta ka sa masjid, and then magsasala ka, gagawin mo yung mga salita at galaw. Yung hajj, ganun din. Yung pagbibigay ng kawagawa, ganun din, maliban sa pag-ayun mo. Ibang uri ito ng pagsamba. Walang nakakalam nito kung sino sa atin dito ang tunay na nag-aayuno maliban sa sarili nyo at kay Allah. Sino sa atin ang nakakalam na nag-aayuno kayo ngayon dito? Eh marahil pagkaharap natin yung kapwa natin, medyo taban-taban yung itsura mo, pagod na mo, hirap pa na mag-fasting, first time ko mag-aayuno ngayon doon. Yung itsura na parang hinang-hina na. Pero pagka nandun sa loob ng bahay niya, sa lamag isa, kumakain pa lang, umiinom, patago. Pagkaharap yung mga Muslim eh, akala mo kung sino mo, hindi kumain ng ilang araw. Datanong mo, merong gumagawa nun o wala? Merong gumagawa nun. O sino nakakaalam po nun? Kasi itong pag-aayuno ay lihim na pagsamba. Ang tunay na nakababatid kung sino talaga yung tunay na nag-ayuno sa atin, walang iba kundi si Allah. Kaya nga sabi rito, si Allah mismo ang nagsabi, ako ang magagantimpala sa pag-aayuno. Alam niyo
po ba na sa Islam na kapag gumawa tayo ng isang mabuting gawa, sa Islam po, sa turo ng Islam, kapag gumawa tayo ng isang mabuting gawa, inutumbasan agad ni Allah ng 10 hanggang 700 mabubuting gawa. Ang reward ng isang mabuting gawa ng isang Muslim, tinutumbasan agad ni Allah ng 10 hanggang 700 times. Maliban sa pag-aayun. Wala itong nakatakda na fix na bilang ng reward. Kasi nga, kung nandumirang natin, ito ay lihim na pagsamba. Sabi ng mga ulama natin, ng mga scholar ng Islam, habang pinapaliwanag nila yung hadith na to, sa araw ng paghuhukom, sabi niya, may mga tao na haharap sa hukuman ni Allah, sa hukuman o sa harapan ng paglilitis ni Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan niya at titimbangin niya Allah subhanahu wa ta'ala yung lahat ng mga ginawa ng tao na yun. May mga tao, sabi niya, na mas magiging mabigat yung kanyang mga masasamang gawa. Mas marami yung mga masasama niyang gawa. Anong sasabihin ni Allah? Tingnan niyo yung pag-aayuno niya. Kasi wala pa yung katumbas na ano eh, na bilang eh. Maniwala kayo po, sabi ng ating mga ulama, yung pag-aayuno ng tao na yun ang magliligtas sa kanya sa apoy ng impyerno. Subhanallah. Yung pag-aayuno na ginagawa natin na yan ang magliligtas sa atin sa apoy ng impyerno. Sabi ni Propeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan sa alipin sa araw ng paghukom. Ang Quran daw, yung Quran natin, at ang pag-aayuno ay mamamagitan sa tao sa araw ng paghukom. Sasabihin ng Quran niya, Allah, pinigilan ko po yung inyong alipin sa pagtulog sa gabi. Meaning, lagi siyang napukuyat sa pagbabasa ng Quran. Sabi niya, namamagitan po ako sa pagitan niya at sa pagitan niyo na huwag niyo siyang ipasok sa impyerno. At papahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din yung pag-aayuno. Sasabihin, magsasalita yung pag-aayuno sa araw ng paghukom, ya Allah. Sabi niya, pinigilan ko po ang iyong alipin sa kanyang mga pagnanasa, pagkain, inumin at yung pagsiping niya sa kanyang asawa during the month of Ramadan. Namamagitan po ako sa pagitan nyo at sa pagitan niya na huwag nyo po siyang parusahan sa apoy ng impyerno. At papahintulutan ni Allah. Namamagitan tong pag-aayuno na to sa araw ng paghukom sa pagitan natin at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ilan naman po yan sa mga pamunahing katuruan, bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno during the month of Ramadan. Yung hadith na binanggit natin kanina, ilan sa mga kabutihan ng pag-aayuno na binanggit sa hadith na doon, na yun, itinangin ni Allah sa sarili niya ang pag-aayuno, sabi niya, illa siyam o illa so fa'innahu li wa ana adsi bihi. Okay, sabi niya, dahil sa kadakilaan ng pag-aayuno at pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, so special yun na pagsamba para sa kanya. At sinabi niya na ako ang magagantimpala dito. Kung halimbawa narinig niyo po yung amo niyo, okay, Muhammad, bibigyan kita ng reward sa katapusan ng buwan. Ano pakiramdam niyo po? Masaya kayo, di ba? Kasi napili kayo sa dinami-dami ng mga employee ng kumpanya niyo, kayo yung napili. Muhammad, ikaw yung napili ko na bibigyan kita ng reward o gantimpala sa katapusan ng buwan. Masaya yung pakiramdam mo, di ba? Tao yung nagsasalita, amo natin. Halimbawa, kahit si King Salman pa yan, sana ko yun. Napili kayo, o yung mga Pilipino, bibigyan ko kayo ng reward during the month of Ramadan. Masaya yung pakiramdam mo. Nagaganap ka, proud sa sarili mo, natutuwa ka. Imagine niyo po, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na ako ang magagantimpala dito. Ang hari ng lahat ng mga hari, ang pinuno ng lahat ng mga pinuno, ang pinakamayaman sa lahat, si Allah. Meron pa ba kayong ibang hinahangad na magagantimpala sa inyo na mas malaki pa bukod si Allah? So, alam natin na kapag siya ang nagsabi na magagantimpala siya, malaki yung kahulugan nito. Then, ang pag-aayuno po ay kalasag, shield ng isang Muslim during the month of Ramadan. Kaya nga makita nyo, di ba, nagtitiis tayo, nagtitimpi tayo, hindi tayo nagsasalita ng masama, hindi tayo gumagawa ng masama hanggat maaari.
And then sabi pa ni Propeta Muhammad, sa nag-aayuno ay may dalawang kaligayahan. Sa mga nag-aayuno, may dalawang kaligayahan na natatamo. Yung una, yung kasiyahan niya kapag ititigil na niya yung kanyang pag-aayuno. Ang pinakamasaya at pinakamasarap na oras sa buwan ng Ramadan, yung maririnig mo yung adan ng Maghrib. Totoo yan, di ba? Ang pinakamasarap na pakiramdam ng isang Muslim sa buong buwan ng Ramadan, araw-araw, kapag narinig na nag-aadan na yung Maghrib at humubog na yung araw. Kasi ipapawiin mo na yung buto mo, yung uho mo. So yun yung tinutukoy, ang saya-saya ng pakiramdam natin. Yun yung muna po. Yung pangalawang kaligayahan o kasiyahan ay kapag nakatagpo mo na sa araw ng paghukom yung iyong tagapaglikha, si Allah, yung Panginoon mo, at ibibigay sa iyo yung gantimpala o yung reward na nakalaan para sa iyo sa pagtitiis at sa sakripisyo na ginawa mo during the month of Ramadan. Kaya subhanallah, bakit hindi tayo magmumuslim? Bakit hindi tayo mag-aayuno? Ay napakarami pong gantimpala at reward na idinudulot sa atin itong pagsamba na to. Kaya nga natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil napakarami niyang binibigay na pagpapala sa atin pa. Okay. May ilang minute pa pa po? Apat na minute pa. Okay, bigay lang natin yung ilan sa mga pangunahing wisdom o aral, bakit ba nag-aayuno ang mga Muslim o bakit tayo nag-aayuno during the month of Ramadan. Isa sa mga pangunahing itinuro ng Islam na aral, bakit nag-aayuno ang mga Muslim, ito po ay isang uri ng pagsubok at pagsusulit sa mga alipin ng ating tagapaglikha upang maging malinaw sa kanya sa pamamagitan nito kung sino yung mga tunay na alipin ng kanyang Panginoon at sino ang mga alipin ng kanyang sariling pagnanasa. Yung mga tunay na mananampalataya na alipin ng kanyang tagapaglikha, kapag nakarinig sila ng utos mula sa kanilang Panginoon, o kayong mga sumasampalataya, inubliga sa inyo ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay pag-iwas sa pagkain, inumin at pakikipagtalik sa kanilang mga asawa mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Yung tunay na mananampalataya, kapag nakarinig ng utos mula sa kanyang tagapaglikha, anong ating sagot? Narinig po namin, susunod kami. Ganun tayo eh. Narinig po namin, susunod kami. Alam mo man yung napakalaking wisdom o aral, okay, hindi na natin yun masyadong iniisyoso. Ang tunay na Muslim, bilang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa ating tagapaglikha, kapag nagtutos yung Panginoon natin, sumusunod tayo. Kapag nagbawal yung ating Panginoon, nilalayuan natin. Yung mga tao na hindi ganap yung kanilang pagiging alipin sa harapan ng kanilang Panginoon, mas uunahin nila yung hilig o gusto ng kanilang mga sarili. So mas gusto nila na kumain, uminom, magbisyo, gumawa ng masama. Samantalang lahat tayo rito po ay kinakausap ni Allah, lahat tayo ay utusan itong gawain na to. So dito, talagang kumbaga nasasala eh. Nakikita niya na sumama para kung sino yung mga tunay na alipin niya doon sa mga nag-aadan na? Nag-aadan na ba? Okay, Shabab, pagsamantala, pagkutuloy mo na namin na nag-aadan na po rito. Break tayo na rito sa amin. Maraming salamat po. Dugag mo na o kaya ang barakalaw ni ko. Hanggang dito na lang, sasamahan niyo po kami ulit. Araw-araw po meron tayong lecture dito sa ating tent. Subaybayan nyo po. Marami pa tayong mga lecture na gagawin. Araw-araw po, may buwan ng Ramadan. Sa ganap na ika-lima ng hapon po. 5 o'clock, Saudi time. So, samahan nyo po kami. Maraming salamat po. Ang hindi na nakapalam na kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Allah.
Turki. Oke, kan kita mau ngelipot. Oke, kan.